Subhanallah. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga babaeng gumagaya sa mga kalalakihan, yung mga nagtutumboy-tumboy sa kilos, sa pananamit. Ganon din yung mga lalaki. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lalaking ginagaya nila ang mga babae sa kasuotan o kaya sa kilos. Ngayon, kayong mga kabataan, subhanallah, ngayong panahon ng social media, napakaraming vloggers, mga influencer na subhanallah, nagbabakla-bakla. Gumagawa ng video tapos subhanallah, nagbabakla-bakla. Hindi bakla. Kasi alam nyo, may mga sumasagot na mga vlogger, sinasagot nila yung mga tuligsa sa kanila na haram-haram. Eh, bakit yun naman ako sinasabing bakla? Hindi naman ako bakla. Hindi ako tunay na bakla. Ang nabanggit pa sa hadith ay isinumpa ni Allah ang mga bakla? Hindi. Ang sinabi sa hadith, isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lalaking ginagaya ang mga kababaihan. Kung ikaw ay nagbabakla-baklaan, ikaw ay kasumpa-sumpa, yung gawain mo ay haram. Yung mga contents mo, kung may mga content ng video, nagbabakla-baklaan ka, ginagawa mo, kahit just for fun, ito ay haram. Kasumpa-sumpang gawain. Kasi pag unawa nilang bakla lang, basta pagla lang, yung bang may kagustuhan sa katulad niyang lalaki, ito lang daw yung sinumpa. Sino nagsabi sa inyo yun? Yan ang, hindi yan ang nabanggit sa hadith. Basta ginagaya mo, mas malaki ang parusa sa lalaking bakla o di kaya pumapatol sa katulad niyang lalaki. Alam natin yun, yung nagliliwat. Pero kasumpa-sumpa din at haram kahit dinagawa mo yung kilos, ugali ng isang babae. Nagme-makeup ka, okay, Subhanallah, ginagawa mo yung mga kaugalian ng boses ng babae, yung kilos ng babae, ganun din sa babae, yung pagtutumbuy-tumbuy. So ito ay haram. Ito ay isa sa napakalaking suliranin sa panahon natin ngayon. Subhanallah. Itong mga vloggers, kung magiging vloggers ka, gamitin mo sa Islam. Maging mabuti kang huwara, maging mabuti kang influencer. Huwag mong paglaanan, huwag mong pagtunan yung dami ng followers, dami ng like, dami ng share, yung pagiging tanyag. Anong pakinabang kung naging sikat ka sa mga tao, subhanallah, pero sa paningin ni Allah, ikaw ay kasumpa-sumpa at kaparusahan ang nag-aantay sa iyo. Iyadhan billah. Subhanallah.